Passport on Wheels, mula sa tanggapan ng puso at talino, Konsehala Cory Raymundo. Ang aming tanggapan ay may proyektong Passport on Wheels para sa mga nangangailangan na pasaporte sa ating mga Pasigueño. Ito ay sa pamamagitan ng koordinasyon ng aming tanggapan sa pagtitiwala ng Department of Foreign Affairs. Ito ay gaganapin sa August 23 at 24 sa Tanghalang Pasigueño mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mga taga-Pasig lamang po ang maaaring mag-apply. 300 lamang po ang aplikasyon na inilaan ng DFA para dito sa proyektong ito. Ito ay on first come, first served basis. Ang pwede pong mag-apply ay yung renewal ng expired passport at yung mga new passport applicants. Hindi po tatanggapin ang mga nasira o nawalang pasaporte. Paano? May online registration tayo mula July 21 hanggang July 27. Paunahan po kayo na mag-email sa amin sa address na konsehalacoryraymundo@gmail.com. Gamit naman ang inyong email address, ipadala lamang sa naturang Gmail address ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa aplikante. Una, pangalan. Ang forma ay last name, first name, at middle name. Pangalawa, kung babae, maiden middle name, kung married woman. Gender, babae ba o lalaki? House number, street, subdivision, barangay, at syudad. Contact number po ninyo. Email address. Kung mahigit po sa isa ang aplikante, dapat po isang Gmail address lamang sa bawat tatlo na aplikante. Anong status ng inyong application? Ito po ba ay bago o renewal? Petsa ng kapanganakan. Buwan, araw, at taon. Kung saan po pinanganak. Siyudad, municipality, at saka po probinsya. Hintayin lamang ang sagot namin sa Gmail address ninyo kung kayo po ay nag-qualify. Bibigyan kayo ng control number at kailan, araw at oras, bago kayo magsadya sa aming opisina. Ito ay sa July 26 to 28, 2021, mula Lunes hanggang Miyerkules. Pagpunta ninyo sa aming opisina, dalhin lamang po ang mga sumusunod na mga requirements. 1. Old passport kung ito po ay renewal. Pangalawa, birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority o local civil registry. Siguraduhin lamang po na malinaw ang lahat ng detalye sa inyong isasubmit na birth certificate. Pangatlo, isa lamang po sa mga sumusunod na government-issued ID. Driver's license, GSIS o SSS ID, PRC ID, Postal ID, Senior Citizens ID, PNP Firearm License. Kung naman sa estudyante ay ang school ID niya. Sa mismong araw ng aplikasyon, August 23 or August 24, lahat ng aplikante ay tutungo sa Tanghalang Pasigueño sa takdang araw at oras na ibibigay sa inyo. Kung ang aplikante ay menor de edad, below 18 years old, kailangan kasama ang nanay o tatay. Kung tatay ang kasama, kailangan ang marriage certificate ng magulang, valid ID, at birth certificate ng tatay at ng bata. Kung nanay naman ang kasama, hindi na kailangan ang marriage contract, bagkus ang valid ID
at birth certificate ng nanay at ng bata. Pinapaalala lang po na lahat ng aplikante ay kinakailangang merong Gmail account. Hindi po ma-entertain ng aming opisina kung wala pong Gmail account ang aplikante. Isa pa pong paalala, lahat po ng walang dalang kumpletong requirements ay hindi rin po ma-entertain ng aming opisina. Dahil po sa pandemya, nabawasan po ang ibinigay na slot sa atin ng Department of Foreign Affairs. So, kung hindi po kayo makasama dito sa first 300 na ito, huwag po kayong mag-alala, huwag kayong sasama ang loob dahil ang aabangan po natin ay ang Season 2 nitong Passport on Wheels mula sa aming tanggapan kasama ang Department of Foreign Affairs. Maraming salamat po!